malaki man o maliit, kulay pula o kulay berde. Maanghang man, pero kinahihigan pa rin ng marami. Ganyan ang sili. Pero bukod sa pagiging sangkap nito sa ating mga paboritong putahe, ano pa nga ba ang bago rito? Hello, Bulsuans! Ako si Jessica De Los Reyes, ang inyong makakasama sa tuwag at sayang at titang hashtag Bulsuwa na natatanging compilation ng mga magazine programs ng mga MESCOM students dito sa Bulacan State University. Para sa episode natin ngayon, nag-ikot-ikot ang ating mga ka-hashtags dito sa bayan ng Manolos para maghanap ng ilang mga bagay na may kinalaman sa sili. Naku! Ano kaya ang mga ngayon? Halika't panoorin natin ito sa hashtag Bulsuwan featuring Siling Tinapos. Sa ating paningin, tiyak na hahanap-hanapin mo rin. Dahil ang sili ay parte na rin nating mga Pinoy. Sa malaking siyudad ng Malolos, aakalain niyo ba na merong isang islang tirahan na ang pangalan ay nagmula sa sili? Amazing, isn't it? Dito yan sa hashtag Undiscovered. Sa 51 barangay ng Malolos, Bulacan, isa rito ang natatangi. Halika at samahan niyo akong tuklasin ang barangay ng Masile. Ang Masile ay isang isla na nasasakupan dito sa lungsod ng Malolos. Ito ang una mong daratnan pag pupunta ka sa coastal. Dito po sa isla Masile ay mayroong kabuuan populasyon na 1,208 na katao. Sa ngayon, sa pangunahing ginabubuhay ng mga tao dito ay ang pangingisda. Maraming klase ng pangingisda dito sa amin. Nung ako ay medyo bata pa, ang alam kong ginabubuhay dito nung unang panahon ay ang pagsasalambaw. Hello! Magandang umaga sa inyo mga kaibigan at tayo ngayon ay nandito sa Masile, Malolos, Bulacan, ako saan tayo ay nanlalambat. Isa sa mga ikinabubuhay ng mga taga-barangay Masile ay ang pagkasalambaw o mas kilala sa tawag na paglalambat. Ang mga lambat ay kanilang inilulubog sa tubig nang sa gayon ay makakuli ng mga isda, hipon at iba pa. Kaya po namin itong ginagawa para makahuli ng isda. Pagka po madaling araw, mga alas 2 ng madaling araw, nauna, mabalik po kami dito para po makuha na yung laman. Binebenta po namin ito sa Pamarawan, sa mga fish market po. Nabibili naman po ng mga ito pong kumukuha. Binebenta din po dito sa mas mahal na halaga. Kung gusto nyo pumunta sa may Masile, maaari po kayo sumakay sa mga bangka na makikita sa may Bagna, sa may Atlag, at saka po sa Panasahan. So, madali lang naman ang pagpunta rito, so isang sakyan sa may bangka at makakatid po kagad kayo. So, muli po ako po si Zardo Baldisoto para sa hashtag. Bago? Check! Refreshing! Check! Nicest people? Check! Simple at masaganang buhay? Check na check. Dito yan sa hashtag pop culture. Ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-isla Masile ay ang pangingisda. Tumatagal ng 20 to 30 minutes ang biyahe sa bangka sa pagpunta sa isla. Mula sa isla ng Masile, dinadala ang mga huli nila sa Panasahan Fishport at dito matatagpuan ang iba't ibang klase ng seafoods, kagaya na lamang ng bangus, tilapia at talaba. Andito po ako ngayon sa Panasahan Fishport kung saan pinabagsak
Banasahan Fishport naman, nagpupunta ang iba't ibang supplier galing sa iba't ibang lugar na naghahatid ng seafood sa iba't ibang pamilyahan. Inaahin namin, halimbawa, order kami sa muhuli. Tapos naman, ihalok namin sa mga bihero na kumakaligang Maynila, ligado. Iwan, may-ari, sasabisan, huhuli sila. Tatanong kung ilanan ang bangus, ilanan, kung magkano presyo. May nakapanayam kaming isang residente kung saan ang pangingisda ang kanyang naging kabuhayan sa loob ng 20 taon. Tanim lang namin. Tanim namin. Saan natapat ang pamarawan? Mahirap po bang kunin? Nakabiti niya, nakahalira yan sa lubin. Kumakita niyo, gaganda. Halira-halira yan. Pipitas ka lang. Para ka nag-harvest lang ng gulay. Malaki mo ba ang kita, Nay? Pagka noon kasing isang taon, walang taon. Taong na itim, ganyan. Magkatari. Ngayon, talagang lower. Yan po ba ang pinag-aanoan niya ng kabuhayan? Yan po. Pagka wala, wala rin. Pagka mayroon ang perfect. Dadang kayo roon dito. May nakatagong kayamanan dito sa ating kalikasan at sa Isla Masile na nagbibigay kabuhayan para sa mamamayan. Ako po si Lisa Pascual para sa Hashtag! Fritada, kaldereta, dagdagan pa yan ng sausawang hindi makukumpleto kapag walang sili. Ito na yan sa hashtag colors. Hello everyone! Kasama ko ngayon si Ate Jetel. So, tuturuan niya tayo ng isang putahe na orihinal na nagmula sa mga taga Masili. So, ano yung lulutuin natin ngayon, Ate Jetel? Nilibog na hipol. Iyan ang sikat dito. Ah, okay. Ito ang mga ingredients na ating kakailangan din sa pagluluto ng nilibog na hipon. Bawang, sibuyas, carrot, butter, konting tubig, seasoning, tomato ketchup, at ang ating chili. Pwede rin nating dagdagan ng salt and pepper to taste. Una, ihalubos natin ang hipon para ma-steam siya. Kapag naluto na ang mga hipon, mag-iisa na ng bawang at sibuyas sa butter. Ilagay ang mga hipon. Haluin mabuti at isama ang mga carrots at bell peppers. Pagkatapos, ihahalo na ang chili sauce at tomato ketchup. I-simmer for another 5 minutes at ready na ang ating nilibog na hipon. At ito na ngayon ang ating nilibog na hipon. Ngayon, titikman na natin ang gusto ni Ate Jetel. Sarap. Libog na libog ang hipon. Huh? Okay talaga siya. Pero masarap siya, masarap. Good. I am Charmino Alonso. See you again next time dito na sa Hashtag Colors. Bahay, kubo, kasi, ang halaman doon ay sari-sari. Wala man ang sili sa ating bahay kubo, sigurado naman akong hinahanap-hanap ito ng mga Pilipino. Maliit man to sa ating paningin, sadyang malaki pa rin naman ang hatid sa atin. Dahil ang buhay mas exciting kapag may anghang. This is Monique, signing out for Hashtag. Gano'n man kaliit ang sili sa ating paningin, hindi lang pala ang pasarap ng pagkain ng hatid dito sa atin. Isang patuloy lang yan na ang sili ay may kakaibang anghang na nag-iiwan ng marka kahit kanino man. Muli ako si Jessica de los Reyes at huwag niyo kalilimutang bisitahin ang aming official Facebook page www.facebook.com/gulsumaxa at mag-subscribe sa
aming YouTube channel na Pulso TV. Samahan niyo akong muli sa susunod na episode ng Hashtag Pulso Juan.